excitement at kalungkutan. Ito ang dalawang emosyon na una mong mararamdaman. Subalit hindi mo ipapakita sa pamilya ang kalungkutan upang hindi sila mag-alala sa iyong paglisan. Maraming OFW na nakakadanas ng ganito. Minsan pa, may biglang mangungutang sa'yo. Pag di mo napahiram, madamot ka sa paningin nila. Ang di nila alam, sahod mo'y
halos wala nang natitira. Pag nalaman nilang magbabakasyon ka, eto na, maraming biling pasalubong para sa kanila. Ang nakakatawa, nung nag-a-apply ka, walang magpautang sa'yo dahil takot na di mo sila mabayaran. Nakakatawa, di ba? Noong naghihikahos ka na wala kang pera, walang pumapansin sa'yo at walang nakakaalala. Pero nang mag-abroad ka, nalaman mong may mga kamag-anak ka naman pala. Ngayon ay naglalabasan sila dahil nga akala nila mayaman ka na. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Sa huling bahagi ng tulang ito, hayaan niyong ialay ko itong muli sa mga kapwa kong OFW. Na maghapong sub-sub sa trabaho, please lang, isipin at aliwin niyo din ang mga sarili niyo. Minsan naman, bilhin mo din ang mga gusto mo. Hindi puro na lang para sa pamilya mo. And take note, hindi ito batayan ang pagiging irresponsable mo. Huwag mong pakinggan ang sasabihin ng ibang tao dahil hindi sila ang napapagod at nagpapakain sa'yo. Matanong ko lang, kabayan, ilang masasarap na pagkain na ba ang tiniis mong di kainin dahil nagtitipid ka? Ilang sapatos at damit na gustong-gusto mo ang di mo binili dahil mas iniisip mo sila? Mamahaling bag, damit at alahas ni mahal, gadgets at laruan para sa mga anak. Habang ikaw na nagsasakripisyo, lumang damit pa din ang suot-suot mo. Ito pa ang masaklap, pag nag-text sila sa'yo, dapat mag-reply ka. Dahil kung hindi, pagdududahan ka na ikaw ay mayroon ng iba. Mag-selfie ka lang kasama ang iyong mga kaibigan. Pag may babae o lalaki na nakasama sa grupo, nangangaliwa ka na. Mag-ayos ka lang ng kaunti. Iisipin, ikaw ay naglalandi. Mas gugustuhin pa nilang magmukha kang gusgusin para sigurado sila na hindi ka mapupunta sa iba. Kabayan, niminsan ba ay naitanong mo? Kung di mo aalagaan ang sarili mo, sino ang gagawa nito para sa'yo? Kung ibibigay mo halos lahat ng sweldo mo, kailan mo pa kaya mabibili ang mga bagay na gustong-gusto mo bilang pabuyaman lang sa pagsasakripisyo mo? Kung dumating ang araw na magkasakit ka, nakakasiguro ka ba na may madudukot ka dahil may naipon sila mula sa iyong monthly na padala? Kung hindi mo bibilhin ang mga bagay na gusto mo, sino sa tingin mo ang magbibigay nito sa'yo para sa sarili mo? Kung ipapadala mo kada buwan ang iyong pinagpagudan, hanggang kailan ka kaya makikipagsapalaran sa ibang bayan? May naiipon kaya silang pangnegosyo man lang na pagdating ng araw kapag naisipan mong ikaw ay tumimo sa iyong sariling tahanan? Ilan lamang iyan sa mga tanong ko sa aking isipan. Subukan mo din iyang itanong sa sarili mo. At tandaan mo ang halaga mo bilang isang tao. Huwag kang maging madamot sa sarili mo dahil walang magbibigay sa'yo ng mga bagay na ito, kundi ikaw mismo. Sa tulang ito, malamang marami ang natamaan, marami ang nagalit. Pero ang intensyon ko dito, sana madaming OFW ang matauhan. Pamilya, kailangan din nating turuan na di habang buhay ay tayo ang aasahan. Dahil tao lang tayo, tumatanda sa pagdaan ng araw. Turuan mo silang maging responsable sa buhay upang pagiging OFW'y hindi nilang maranasan.
ko. Lalayo muli ako, pangako sa iyo, pagmamahal di magbabago. Iiwan ko aking puso at sana'y alagaan mo sa aking paglayo, puso mong bangunin ko. Kahit mawala ako araw-araw sa paningin mo, buhay o ay dabalo sa tiyang mahirap ito.